Muling nagbabalik po ang inyong kabayan para dito sa gagawin ulit natin, sisingit natin dun sa, kasi nagagawa tayo ng video na may part 1 at part 2 about doon sa consume ng 4K card at saka 7K card. So sisingit lang natin to mga kabayan dahil nagluloko na naman yung starter ko eh. Gagawin natin ay lagyan natin ng magandang koneksyon na supply ng 12 volts dahil nung nirekta ko yung supply niya sa battery walang palya yung start niya, hindi siya pumapalya. So ibig sabihin dun sa pinaglagyan ko ng supply kulang, kinukulang siya ng voltahe para mapaandar niya yung ating starter. Yung starter natin naglabo nga. Ginawa natin ng switch. So dati itong nanggaling doon sa relay. Dito siya. Tapos may fuse 'yan. Nangyayari mga kabayan, naglulos. So akala natin may diferensya na naman yung ating solenoid o yung carbon brush. So nilagyan na natin ito. Kung mapapansin niyo ito, may switch. Pagka hinatak mo siya, magkakaroon niya ng supply papunta sa relay. Ito yan. Ito yung supply galing sa battery. Ayan. Tapos, off muna natin. Wala siyang supply mga kabayan. Hindi yan naandar kahit anong gawin nyo. Parang wala lang. Kahit switch nyo na, switch yung ignition switch nyo, hindi yan andar yan. Hanggat hindi nyo nahatak, ino-open. Magkakaroon nyo ng supply mga kabayan. Nagluko na naman. Nakala ko, kasi nagpalit na ako ng solenoid Tapos yung carbon brush, bakit gano'n na naman? Ayaw na naman yung mag-start. Kagaya nung dati sa nakaraang video ko, tumirik nga kami doon sa pinuntahan namin. Nirikta ko na lang doon sa battery. Kaya kami nakaalis. So, ito siya mga kabayan Pag naka-off yan, ayan. May ilaw na sa mga kabayan. Kahit susi nyo ng susi yan, hindi under yan. Pero kung hahatakin nyo yan, u-open yan. Nag-i-start yan mga kabayan. Yan mga kabayan, one click siya. Pero nung dati, wala talaga, hindi siya nag-i-start. Mag-i-start, tsambahan. Hala ko nga, carbon brush or yung solenoid. So, tinrouble natin, dini-IY natin. Kasi malaki ang gastos natin pagka pinagawa natin yan. Hindi naman natin tinatanggalan ng trabaho yung mga electrician. Kasi trabaho nila yan para kumita sila. Pero, sa kagaya nga natin na wala tayong tira, wala tayong pampagawa, mas makabubuti DIY nyo naman para makaiwas kayo sa gastos. Kasi sayang din yung pira pang bilhin nyo na lang ng makakain. Kasi hirap ng buhay ngayon, pandemic tayo, kaya DIY tayo mga kabayan para makaiwas tayo sa malaking gastos. Pero kung may pira naman kayo at kaya nyo magpagawa, magawa nyo na lang. Pero ang pinakamahalaga nga dyan, dahil kailangan nyo mag-DIY, baka maluko kayo ng mga electrician. E mukha nyan, wala namang problema yung solenoid ko at saka yung carbon brush yung starter. Okay naman siya. Ayaw nyo mag-start. Kasi nga, nukulang siya ng supply. Baka mangyari sa inyo yun mga kabayan. Kaya ginagawa ko yung video para makatulong din sa inyo na hindi kayo magagastusan at maayos nyo ng kayo ay masasatisfied doon sa inyong sasakyan. So ulitin natin mga kabayan bago tayo magtapos sa video. Ayan, patayin natin. Tapos kaya nga pala natin nilagyan yan
Kasi kung laging may supply yung relay natin, possible na malubat yung battery. Eh, paano kung once a month mo lang ginagamit, hindi mo naman araw-araw ginagamit. At saka, madaling mapupundi yung relay nyo. Kaya nilagyan ko na rin ng switch. So, ayan, ulitin natin ano. Pagka naka-off yan, hindi nyo yun mapapaandar. Ayan. Kahit anong gawin nyo. Pero pagka yan ay inupin natin, i-start po yan mga kabayan. Sana po mga kabayan, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like and subscribe, tapos paki-share niyo na rin po para makatulong tayo sa mga kabayan nating may mga ganitong uri ng sasakyan. Ano po? Magandang araw po sa inyo mga kabayan at maraming salamat po sa inyo.